channel. It's me, Justin Jagerin, once again. And ngayong video, guys, ay i-review natin yung Porla. So, isang kaibigan, guys, ang nag-request sa akin na i-video ko nga itong Porla. And ito, guys, is tipid tips again sa mga kaibigan natin dyan, mga beshi. Hindi lang po sa mga babae, kundi sa mga lalaki. Pampaputi, pantanggal ng acne, at the same time, whitening talaga siya, guys. Pampaputi na, whitening pa, diba? So, isang kaibigan, guys, ang nagbigay sa akin ng idea nito. And dati rin naman, guys, alam ko na po talaga to. Nag-review po ako, guys, ng Koji Shan Soap. Ni-request niya to sa akin. Sinabi niya na, bakit hindi mo i-review yung Porla? Maganda din. And additional, kaalaman sa mga hindi pa nakakaalam. At the same time, guys, sa mga hindi afford din na makabili ng Koji San, medyo mura din naman kasi, guys, ang Koji San. Pero, guys, mas mura kasi to. Nung sinabi niya to sa akin, sinubukan ko muna to, guys. So, 1 week ko pa lang po siya nagagamit tong Porla na to. Yung Porla kasi, may nakita ko doon, meron siyang puti, meron siyang ganito yung kulay. And mas gusto kong gamitin ito kasi nakita ko papaya. 1 week ko pa lang siya, guys, ginagamit. Simula nung nag-video kasi ako, guys, nung Koji San, and then may nag-message sa akin na i-review ko nga tong Porla. So, after 2 days, bumili ako nito, then sinubukan ko muna siya sa face ko bago ko sa inyo ni-review. So, yun nga, guys, di na natin paliligoy-liguyin pa. Ang Porla ay napakamura para po sa mga mas nagtitipid pa. So, makakabili kayo nito, guys, kahit saan, tindahan, kahit sa kapitbahay, meron, kahit saan, sari-sari store, meron, mga tinda-tinda lang dyan sa tabi-tabi natin, meron po kayo mabibili nito. So, hindi siya mahirap hagilapin. Tapos, meron siyang kulay puti. Meron din siyang kulay na ganito. Dati, tanda ko may blue pa nga eh, para sa mga puting damit. Pero, natry ko na rin po ito dati-dati pa. Kaya lang, saglit ko lang siyang trinay. Kasi ginagamit ito ng kapatid ko dati-dati pa. So, medyo maliit pa ako nun. So, sa 1 week na observation ko sa face ko, eh, medyo nagda-dry po siya. So, kailangan natin mag-moisturizing. Pero, actually, may tigyawat nga ako dito. Ito yung tigyawat ko, guys. Kung makikita nyo ito, papakita ko sa inyo. Dati, ang laki niyan. After, siguro, mga 5 days, sobrang parang maga siya. Sinubukan ko, ito yung gamitin ko. Umimpis naman. Natakpan lang, guys, ng makeup. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Natakpan lang siya ng makeup ko ngayon. Pero, nakatulong talaga rin siya sobra. Parang Koji San din. Kaya, ang na-notice ko lang sa kanya, guys, is nakaka-dry siya ng face. Which is kapag gamit naman talaga kayo ng mga whitening soap, it talagang naman nakaka-dry talaga yan sa face. So, tsaka, guys, pwede rin po siya sa katawan gamitin. So, kung sa katawan nyo ginamit, kasi ako ginamit ko rin siya sa katawan, nakaka-dry siya, parang matatanggal-tanggal din yung mga dark spot, yung mga ganun, yung mga parang itim-itim. So, parang maglilibag-libag din siya ng konti. So, nakakatanggal din siya, guys, ng mga dark spot. Pero hindi pa talaga sa akin tumalab siya na natanggal yung mga parang itim-itim. Magay, wala naman ako medyo itim-itim. Pero hindi pa siya talaga tumatalab sa akin na talagang pumuti na ako after 1 week. Hindi ko pa masyado siyang ma-feel. Pero ang na-feel ko lang talaga, guys, ang naramdaman ko sa kanya is nag-dry yung skin ko and kailangan nyo pong mag-moisturizer. And gaya nga na sinabi ko, guys, kapag gagamit kayo ng whitening talagang nagda-dry naman talaga yan siya. So, ganun. Tapos, yung face ko, nag-dry din siya. Tapos, nagbalat yung gilid ng tigyawat ko dito, yung pinakita ko sa inyo. So, meaning, effective din siya kasi nagtumuyo yung tigyawat kong maliit. So, effective siya, guys. So, yun lang ang napansin ko sa kanya, no? Tsaka, mabango din siya. Ang amoy niya, hindi masyadong matapang. Mayroon ako nang binili nito, ginamit. Dalawa kasi itong binili ko, guys. Kasi sinabi ko sa sarili ko na itatry ko yung dalawang ganito. Sobrang ano niya, guys. Sobrang tipid niya kasi ang ano niya, ang eto siya, guys, malaki. Ayan yung amoy niya, mabango. Mabango naman, soft lang talaga yung amoy niya. Hindi naman matapang sobra. Pero tingin ko, mas matapang yata yung white. Pero ito kasi parang papaya flavor. Yun. Saan kasi siya papaya pag papaya whitening, di ba? Naalala ko dati gumamit din ako ng ano, Likas Papaya. So,
So, ayan siya. So, ang ginawa ko siya, guys, parang kagaya ng Koji-san style ang ginawa ko. Pinutol-putol ko para hindi siya agsaya. Pero siguro to, magagamit nyo to ng 1 month or 2 months kung sa mukha lang. Pero kung sa katawan, siguro mga 1 month. Ang paggamit pala nito, guys, bago ko makalimutan, pwede nyo siyang ibabad 2 to 3 minutes. Yun yung ginawa ko. Then, before ko din naman talaga siya ginamit, guys, sinurch ko rin muna kung ano ang perla. Although, alam ko na rin to, pero para makasigurado ako, maraming ang nag-review ng perla. So, chinay ko rin muna siya bago ko hinapla sa mukha ko. Although, alam ko na to, guys, dati. Alam ko na na ang perla ay talagang effective naman din sa mukha. Siyempre, sa lumipas na tagal na ng panahon, guys, ang dami na kasi talagang whitening talaga na nagsinlabasan. So, parang natabunan na siya. Pero, guys, ang dami pa rin palang gumagamit itong perla. And, talagang super duper duper tipid po talaga pag kayo po ang gumamit nito. Dalawa nga yung binili kong perla. Susubukan ko sa dalawa kung talagang effective din siya. Kasi kapag wala akong pera, syempre mas nagtitipid ako. Although yung Koji-san, mura lang din. So ito, mas mura kasi to. So, hindi na, pwede natin substitute. So, iba-iba kasi ang skin natin. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Sa mga ganitong ginagamit natin, iba-iba kasi yung reaction sa atin. So, pwedeng hiyang sa akin, pwedeng hiyang sa inyo, guys. Trynayin nyo po siya, guys, tapos hindi kayo nahiyang nagkaroon ng something sa skin nyo, itigil nyo na po. Ibig sabihin, baka hindi nga talaga kayo hiyang. Hindi naman ako maselan, so, except na lang kasi talagang minsan, talagang nagkakaroon din ako talaga ng tigyawat kapag malapit na ako mag-comment. So, yun, lumalabas-labas din yung tigyawat na yan, guys. Pero hindi talaga ako yung sobrang maselan sa mukha. So, kaya lahat ng request sa akin na pwede kong i-review, tinatry ko rin sa face ko. So, yung perla, so 1 week na na-try ko, nag-like din talaga yung skin ko. I-review ko ulit to, guys, after 1 month. I-update ko kayo about sa perla ko, ano nangyari sa face ko. Kasi dalawang ganito, guys, yung binili ko. So, pag naubos to, so, hindi lang pala, guys, 1 week. So, pag naubos ko na yung dalawang ganito, i-update ko kayo kung ano nangyari sa mukha ko, kung talagang pumuti ba siya, kung ano, nagkaroon ba siya ng reaction, or ano. Kasi, 1 week ko pa lang siya ginagamit. Wala naman akong nakikitang any side effects sa katawan ko, or any reaction. Hindi naman. Isa lang ang nanotice ko, guys, nag-dry ang face ko. So, chineko naman sa lahat ng mga user ng perla, ganun talaga nagde-dry yung mukha. So, kailangan natin maglagay na moisturizer. So, yun na lang, guys, ang payo ko sa inyo. Kung maglalagay kayo nito, mag-moisturizer kayo. Pati sa katawan, kasi trinay ko din siya sa katawan, talagang nakaka-dry din siya ng katawan. So, after ng pagda-dry kasi, yun na yun. Puti na yun, guys. Gaganda na yung skin natin. So, ewan ko lang, guys. Susubukan ko, titingnan ko siya sa skin ko kung talagang e-effect siya. Ganon. So, yun nga, guys, no? So, yun. Ang paggamit ko nito, 3 times a day. So, ang ginagawa ko lang, 2 times a day. So, kahit ilan naman siguro, kahit maya-maya hilamos nyo. Joke lang. Hindi. Ako, 2 times a day ko to ginagamit. Morning and evening. Ganon lang naman tayo, guys. Pero, yung nag-request nito sa akin na i-review ko, 3 times a day niya ginagamit. Tapos, syempre, pag naliligo siya, yun yung ginagamit niya. So, isang beses sa buong katawan, tapos siguro sa mukha niya, 3 times a day. Siguro ganun. Pero ako, guys, sa akin, ang ginagamit, kung paano ko siya gamitin, 2 times a day lang, morning at saka evening ko lang siya ginagamit. Nagising ko sa umaga at saka pag tulog ko sa gabi. So, ganun ko siya ginagamit and 2 to 3 minutes lang, binababad ko rin siya sa face ko. Wala naman akong mahapdi-hapding na nararamdaman. Wala lahat. Basta, nakababad lang siya kahit kati-kati, wala naman akong nararamdaman ganun. So, ganun lang. Then, pag winash ko naman siya, maganda rin naman talaga siya. Maganda talaga siya. So, kaya na-amaze naman ako dito sa perla, guys, kasi napakamura niya, tapos maganda rin talaga, effective talaga siya sa mukha. Kaya na-amaze naman ako dito sa perla, bukod sa napakamura niya na, it's super effective din siya sa mukha. So, yun.
So guys, mag-perla na rin kayo dyan. Subukan nyo ang perla natin. Napakaganda sa mukha. So yun nga guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi porket hiyang sa akin, magiging hiyang na rin sa inyo. Isang araw pa lang o pangalawang araw yung gamit, tas nagkaroon siya na reaction, itigil nyo na agad guys. Mas mabuti, yun po ang ipapayo ko sa inyo. Mas mabuti pong itigil nyo na po kapag mayroon pong reaction sa face nyo. Mas maganda yung ganun kasi ibig sabihin guys, hindi po kayo riya. Sana po nakatulong yung video na ito. Sana po sa mga mamshies na mga nagtitipid dyan, eh meron na kayong pang sub sa mga walang budget, lalo na ngayon. Karamihan sa atin walang trabaho, so syempre hindi na natin ma-afford yung mga mamahaling tsuba neck na nilalagay natin sa face. So pwede nyo pong pang-sub yung perla dyan. So pwede na natin pang-sub yung perla. Hypoallergenic naman tong nakalagay dito eh. So for all. So kaya siguro hindi na ngati yung mukha ko kasi hypoallergenic. Yun nga guys. So sana po guys nagustuhan yung video natin at nagkaroon ng kaalaman para sa inyo sa makatulong sa mga mamshies. Actually guys, hindi lang po ito sa mga girl, lalo kung may din, pwede rin po sa mga lalaki. So kagaya na sinabi ko sa inyo, dati rin gamit talaga to ng kuya ko. Long time ago. So yon. So dito na po guys, magtatapos yung video natin and sana may natutunan po kayo sa mga bagong tips natin ngayon at sana good luck sa inyo guys kung itatry nyo po. Maging beautiful tayong lahat at saka maging pogi tayong lahat. Thank you so much for watching. See you on my next video!